Magandang balita po ito para sa ating lahat. Chalk allowance increase from 3,500 pesos to 10,000 pesos. Sa simula ng bawat pasukan, binibigyan ng chalk allowance ang mga guro ng pampublikong paaralan sa Pilipinas na umaabot ng 3,500 piso. Ngunit ang halagang ito ay nakatakdang tumaas sa 10,000 piso matapos aprubahan ng Senado ang Senate Bill No. Magandang araw po mga kaguro. Magandang balita po ito para sa ating lahat. Chalk allowance increase from 3,500 pesos to 10,000 pesos. Sa simula ng bawat pasukan, binibigyan ng chalk allowance ang mga guro ng pampublikong paaralan sa Pilipinas na umaabot ng 3,500 piso. Ngunit ang halagang ito ay nakatakdang tumaas sa 10,000 piso matapos aprubahan ng Senado ang Senate Bill No. 1092, na kilala rin bilang Teaching Supplies Allowance Act, sa ilalim ng nasabing panukalang batas. Ang chalk allowance ay papalitan ng pangalan bilang Teaching Supplies Allowance, na maaring gamitin sa pagbili ng tangible and intangible teaching supplies at materials na kailangan ng mga guro para sa pagpapatupad ng iba't ibang teaching modalities. Isinasaalang-alang na maraming mga guro ang hindi na gumagamit ng mga chalk, ngunit lumilipat sa iba pang mga supply upang mapadali ang pagtuturo, lalo na sa mga panahong ito ng krisis sa COVID-19, ang pagpapalit ng pangalan ay itinuturing na napapanahon at naangkop. Sa kasalukuyan, ang mga guro ay tumatanggap ng 3,500 piso para sa chalk allowance. Ang panukalang batas ay nagmumungkahi ng isang staggered na pagpapatupad ng pagtaas sa teaching supplies allowance. Simula sa susunod na school year, 2021 to 2022, tataas ang halaga sa 5,000 piso. Parehong halaga ang matatanggap ng mga guro para sa school year 2022 to 2023, ngunit pagdating ng school year 2023 to 2024, ang allowance ay tataas sa 7,500 piso. Ang huling pagtaas sa 10,000 piso ay ganap na tatangkilikin ng mga guro sa pampublikong paaralan sa bansa sa school year 2024 to 2025. Malugod na tinatanggap ng Department of Education o DepEd ang balitang ito at pinupuri ang mga senador sa pag-aproba sa nasabing panukalang batas. Narito ang opisyal na pahayag ng DepEd. Itinuturing nating makabagong bayani ang ating mga guro sa mga pampublikong paaralan, at nais nating pasalamatan ang Senado ng Pilipinas bilang ating kaisa sa pagsuporta at pagtugon sa pagpapatupad ng patuloy na pagtaas ng teaching supplies allowance sa susunod na 4 na taon. Sa ilalim ng Senate Bill 1092, kung saan nakapasa ito sa 3rd at huling deliberasyon nitong Lunes, ang tuloy-tuloy na pagtaas ng teaching supplies allowance ay ang mga sumusunod. Naniniwala kami na ito, kapag naisabatas na, ay malaki ang maitutulong sa pinansyal na pangangailangan ng matatapang at malikhain nating mga guro, na buong lakas na hinarap ang mga hamon sa paghahatid ng edukasyon sa panahon natin ngayon. Inaasahan ang kagawaran ang patuloy na pakikipagtulungan sa ating mga mambabatas sa pagsasagawa at pagsasakatuparan ng mga kinakailangang interventions bilang suporta sa ating mga guro at mag-aaral at sa pagpapaunlad pa ng sistema ng edukasyon para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.